Hi guys, today is October 20, 2020. So for today's video, ang pag-uusapan or i-share ko sa inyo ay paano ba mag-renew ng OWA. So, una, magdala kayo ng... Anyway, papakita ko muna sa inyo. Yung sa OWA, after ng transaction, bibigyan kayo ng 10 face mask at isang ballpen na may flashlight. Wala, sinabi ko lang na nagbigay sila ng ganun. So, ang una ninyong gagawin ay magdala kayo... Ang una ninyong ihahanda ay magdala kayo ng ARC at passport. Siyempre, ang pera. So, ang bayad ng pag-renew ng OWA ay 723 Taiwan dollars. Yun lang, ito lang yung tatlo ang kailangan ninyong dapat meron kayo. Tapos hindi siya photocopy ha, dapat original ang dadalhin niyo doon. Mabilis lang kung saan OWA ka, kung saan kayo mas malapit, kung sa Taichung, sa Taipei or sa Kaohsiung. So, yun lang tatlong dadalhin niyo, tapos punta kayo doon sa ano. Pero may nabasa ko sa page ng OWA, kapag ka-Sunday yata ang punta niyo doon, kailangan niyo makipag-appointment, may appointment doon, bisitahin niyo yung Facebook page nila. Meron silang mga instruction doon sa mga nakikipag-transaction ng Sunday. Ako kasi nagpunta ako kanina, hindi naman Sunday, so walang schedule, hindi ako nagpa-appointment. So dumiretso lang ako doon, and then pagdating niyo doon, kumuha muna kayo ng number, kasi hindi ko lang alam kung paano ang mga rules doon sa Taipei at saka sa Kaohsiung, kasi dito ako sa Taichung. So sa Taichung, pagdating mo doon sa taas nila, pupunta kayo dito na side, tapos kumuha kayo ng number bago kayo umupo doon. Kumuha muna kayo ng number, kasi number by number, hintayin yung tawagin kayo. And then pagka tinawag kayo doon sa pag tinawag na kayo, magbibigay sila ng form. Kasi ako, meron na akong form. Kaya, dito pa lang sa bahay, sinagutan ko na yung form dito. Pagdating doon, pinasa ko na lang yung form, at saka binigay ko yung passport at saka ARC, tapos pera. Tapos, ilang minuto lang, tapos na. Tapos, wala nang question. Binigyan na ako ng ganito. Ganun lang siya kadali. Kaya, binlog ko ito para... documentation na rin. Noong October 20 pala ako nag-renew. So, anything happen, may katibayan ako, may official receipt akong hawak-hawak, and then, ganun, wala lang. Kailangan ninyong, ito ay nag-expired ng every 2 years. So, kailangan ninyong mag-renew ng OWA, kasi ano man ang mangyari sa inyo dito, sa kung saan bansa man kayo nagtatrabaho, OWA ang mag-aasikaso sa inyo. Kukwento ko muna saglit. Ako ngayon, medyo madali lang yung nangyari, dahil noong October 2019, nagpunta kasi ako doon sa Mexico. Tapos, mag-renew sana ako ng OWA. Pagdating ko doon, sabi ng taga-OWA, hindi pa expired yung OWA mo. Next year pa, year 2020. 2019 pa lang ngayon, bakit ba parang... yung alert daw ako. Siyempre, alam nyo, sa mga OFW, kailangan active kayo sa OWA, kasi ang OWA ang mag-aasikaso sa inyo, ano man ang mangyari sa inyo, kung saang bansa kayo naroon. Kaya i-check nyo rin kung kailan mag-expired ang OWA ninyo. Kasi kunyari, actually, magkwento muna ako, wala na akong balak mag-renew ng OWA, kasi year 2022 ma-expired na, end of contract na ako dito. And then my personal insurance kasi ako dito sa Taiwan, so kasi driver ako, nagde-drive ako, so anytime mas mahaba yung oras ko na nasa kalsada ako, so anytime pwedeng mangyari. So ang ginawa ko, kumuha ako ng private insurance ko dito. Mura lang ang private insurance. Yung hindi siya buwan-buwan magbabayad. Yearly siya nire-renew. Tapos, ang laki ng insurance, ang laki ng benefits ng insurance. Ang insurance ko dito ay nasa 1,250 yata. Isang taon.
So, nire-renew ko lang yung nire-renew. So, yun. Eh, sabi ng friend ko, sabi ko, te, since mag-e-end naman na yung contract ko sa 2022, hindi na kaya ako mag-renew ng OWA kasi may insurance naman ako dito. Kunyari lang ha, yung insurance ko, kunyari, Lumindol, tapos na natodas ako. So, meron siyang equivalent doon ng 6 million Taiwan dollars yung benefits na meron doon, mga ganyan. Hindi ko nung hiningi yung mga ganyan. Anyway, lahat ng taon napupunta doon, panapanahon lang yun. So, balik tayo doon sa OWA. Ayun, sabi ni ate, hindi pwede. Mag-ano ka? Alam mo ba, pag ikay natodas dito, napakahirap ng bangkay mong maiuwi doon kung wala kang OWA. Sino mag-asikaso sa'yo? Hindi ka member ng OWA. So, alam mo, magpapa-special ka doon. Now, hindi ka naman member. Hindi ka active. Hindi ka ganun-ganun. Kasi insurance yun eh. Napaisip ako. Sabi ko, siya, total. Sabi ko, tos kaninang umaga. Sabi ko doon sa bus ko, meron ba tayong lakad ngayon? Sabi niya, wala ako. Punta muna ako ng Meko Taichung kasi mag-ano ako, mag-renew ako ng OWA. Government, ano yun, mandatory yun na insurance ng mga Pilipino. Sabi niya, mag-isa ka lang pupunta. Sabi ko, gusto mong sumama. Sus, Diyos ko, gusto lang niya yung sumama. So, makaisa kayo dyan sa sasakyan.